Arlene, sino-sino yung dumalo sa pagdinig at ano na yung mga napag-usapan kaugnay ng issue? Agad sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nagbitaw na agad ng maaanghang na salita ang chairperson ng komite na si Senator Amy Marcos. Dito, pinatamaan ng presidential sister ang anyay nagsabing walang pakiyang Senado sa usapin ng People's Initiative. Matatandaan aga na binatikos kamakailan ni House Speaker Martin Romualdez ang Senado at sinabing walang pakialam ang Senado sa People's Initiative. Ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Dito, nagpalabas din ang senadora ng mga video mula sa mga ulat ng iba't ibang news outlets kaugnay ng mga residente na pumirma sa signature forms kapalit ng ayuda. Ganoon din ang ilang panayam kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Ilang testigo rin ang ipresenta sa komite mula sa iba't ibang lokalidad gaya sa Quezon City na pinangakuan ng ayuda. Pero kunestyon ni Representative Rodante Marcoleta kung bakit nakakubli ang mga pagkakakilanlan ng mga testigo. Sagot naman ang mga testigo, natatakot silang mabalikan ng mga taga-barangay na nasa likod na nagpapirma sa kanila. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo nagtatakip? Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpa-farmer po sa amin. Iginiit naman ni Senate President Juan Miguel Digzubiri na dapat protektahan ang identity ng mga testigo at nilinaw na pinapayagan naman ito ng rules ng Senado. Tiniyak naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga testigo ang kanilang seguridad at kakausapin ng pambansang pulisya para bigyan sila ng proteksyon. Bahagya namang nagpalitan ng salita ang ilang senador at si Representative Marcoleta kaugnay ng charter change. Dahilan para ipaalala ni Senator Marcos na hindi dapat hijackin ang pagdinig. Nais namang ipasabihin ng isang attorney Anthony Abad na sinasabing nasa likod ng pagpapapirma para sa People's Initiative, ngunit nasa ibang bansaan niya ito batay sa natanggap na impormasyon ng komite. Aga sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng issue sa umano'y bayaran para sa signature campaign para sa People's Initiative. At yun mo ng update, balik sa'yo aga. Maraming salamat, Arlene Delgado.